We remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters, stories that inspire, enriching the lives of Filipinos in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV. Buong puso para sa Pilipino. Ito ang inyong Regional TV News. Hatid namin ang mga pinakamalalaki at pinakahuling balita sa iba't ibang rehiyon at probinsya ng Pilipinas. Mula rito sa GMA Cebu Complex, ako po si Luan Mirondina. Mga kapuso, apat na pulis sa Cebu sinampahan ng kasong robbery with double homicide. Aso nagbabalanse habang nakasakay sa motorsiklo. At tinaguri ang singing auntie sa Dipolog City, kinagigiliwan ng mga netizens. Alamin kung bakit. Abangan ang kabuang detalye ng mga balitang yan, maya-maya lang. Epekto ng bird flu sa ilang bayan sa Pampanga at Bulacan, kontrolado na ayon sa Bureau of Animal Industry. May follow-up report si Russell Simorio ng GMA Regional TV, Balitang Amyanan. Wala nang natirang alagang pugo sa farm na ito sa Barangay San Antonio, Mexico, Pampanga. Ito ang huling quail farm na pinuntahan ng Department of Agriculture Bureau of Animal Industry matapos maitala ang kaso ng highly pathogenic avian influenza H5N1 strain na unang naitala ang nasabing virus sa isang duck farm sa Baliwag, Bulacan at dalawang commercial quail farms sa Candaba, Pampanga. Nagsagawa ng calling operation ng DA sa Ground Zero ng Mexico. Umabot sa higit 5,000 pugo ang ibinagawa noon sa lupa. Nalugi ng 1.5 million pesos ang quail farm owner na tumanggi ng humarap sa camera. Small ano lang to, backyard na farm lang to. Hindi naman malaki yan. Kaya pumayag sila na ibang lahat yun para hindi na makahawa sa ibang nag-aalaga ng mga hype na ganyan. Hindi siya makahawa, sacrifice na lang yung mga alaga. Pero ayon sa Bureau of Animal Industry, kontrolado na nila ang sitwasyon sa Bulacan at Pampanga. Kung hindi namatay yan, baka carrier yan. So dapat ano, i-isolate and dapat hindi makalabas yan or ikal yung mga ito para hindi na pag-spread. Nilinaw ng DA, naligtas kumain ng mga poultry meat and products mula sa Central Luzon. Bago makabag-move ano po yung mga produkto po na quail at saka ng ducks, nagsisecure po ng health certificate yan at saka ng shipping permit. Hindi po namin iniisyuhan yan kapag wala po tayong result na negative coming from those areas. Ako si Russell Simorio para sa GMA Regional TV. Multo-bultong chicharon mula sa ASF-infected area nasabat sa Marinduque. May report si Lona Manalo ng GMA Regional TV, Balitang Southern Tagalog. Bulto-bultong produkto na gawa sa balat ng baboy na mula umano sa lugar na apektado ng African Swine Fever ang nasabat ng Provincial ASF Task Force sa Barangay Daikitin, Buenavista, Marinduque. Idi-deliver sana ang mga nakumpiskang produkto sa bayan ng Buenavista. Dahil sa tulong ng mga concerned citizen, nalaman ng mga otoridad ang mga ilegal na pagpasok ng mga produkto sa probinsya ng Marinduque. Pinagsusunog ang mga nakumpiskang produkto sa isang bakanteng lote sa nasabing bayan. Nagkakahalaga ang mga ito ng mahigit 36,000 pesos. Patuloy ang aming panawagan na hanggat maaari ay iwasan yung pagpapasok ng mga produktong gawa mula sa karne ng baboy, yung mga produkto tulad ng tusino, longganisa,
at ito nga ang sitsaron mula doon sa mga ASF infected areas. Ayon sa otoridad, may kaakibat na multa at parusa ang mga lalabag at magpapasok ng mga karne galing sa ASF infected areas. Ako si Ilona Manalo para sa GMA Regional TV. Apat na aktibong pulis at isang na-dismiss sa serbisyo ang sinampahan ng kasong kriminal at administratibo matapos masangkot umanoy sa pagpatay ng mag-asawang baringgian sa bayan ng San Fernando sa lalawigan ng Cebu. Ang detalye sa report ni Alan Domingo ng GMA Regional TV, Balitang Bisda. Kasalukuyang nasa detention facility ng Police Regional Office 7 ang masuspek na kinilalang sina Police Staff Sergeant Rene Abilia Catamora, Police Staff Sergeant Junri Papaya Ipil, Police Staff Sergeant Junri Batubalunos at ang dating police na si Esmeraldo Obliando Kilyusa. Si Catamora na nakadestino sa Consolacion Police Station ang unang sumuko noong Pebrero 18 sa Cebu Provincial Police Office Headquarters at siyang nagdawit sa kanyang mga kasamahan. Sa kanyang pagsuko, dala niya ang kanyang pickup na ginamit bilang getaway vehicle at may mga tama pa ito na mga bala ng baril nang gumanti sa pamamaril ang miyembro ng pamilya Baringgian nang paalis na sila sa crime scene. Sunod na sumuko sa CPPO, si Police Staff Sergeant Ipil na nakadestino sa Danao City Police Station. Kapwa sila lumagda sa isang extrajudicial confession sa nagawang krimen. Hanggang sa sumuko na din sa Lapu-Lapu City Police, si Police Staff Sergeant Batubalunos kung saan siya nakadestino upang linisin ang kanyang pangalan. Sumuko naman sa San Fernando Police, si Esmeraldo Kilyusa, dating police upang magbigay naman ng kanyang panig. Itinuro din ni Catamora si Police Master Sergeant Alvin Inad ng Runda Police Station na kakuntsaba sa krimen. Sinampahan na sila ng kasong robbery with double homicide. Pahayag ni PRO 7 Director Police Brigadier General Eduardo Vega na panghold up ang unang pakay na mga suspect pero dahil nanlaban ang lalaking biktima kaya umano napatay nila ito. We are looking at that angle na mayroong other personalities na involved. So masusi pa rin yung ating pag-iimbestiga. Nalaman din ng mga polis na si Inad ang nagmamanman sa mga aktibidad na mga biktima bago nila isinagawa ang krimen. Tumanggi namang magbigay ng pahayag ang mga suspect na polis. Ako si Alan Domingo para sa GMA Regional TV. Patay ang isang lalaki matapos pagbabarilin ng dalawang hindi pa nakikilalang suspect sa loob mismo ng nirerentahan nitong bahay sa Barangay 2, Bacolod City, Miyerkules ng gabi. Mga tama ng bala ng baril sa iba't ibang bahagi ng katawan ang tinamo ng 40 anyos na si Junardo Esquilla. Napag-alamang nakasuot ng bonnet ang dalawang suspect. Si Esquilla ay taga-Barangay Banago ngunit may nirerentahang bahay sa nasabing lugar kasama ang kanyang live-in partner. Ayon sa pulisya, dati nang nakakulong ang biktima dahil sa illegal gambling. Ngunit hindi pa matukoy kung may kinalaman ito sa pamamaril. Nagpapatuloy pa ang investigasyon sa nasabing insidente. Isang aso sa Matalam, Cotabato ang nakuha ng video na nagbabalanse habang sakay sa tumatakbong motor. Sa highway ng Matalam, Cotabato, nakuha na ng GMA Regional TV 1 Mindanao ang asong ito na magaling na magbalanse habang nakaangkas sa tumatakbong motor. Kahit mabilis ang takbo ng motor, sinisikap din itong hindi mahulog. Maayos rin ang pagkakatayo ng kanyang mga paa. Ayon sa may-ari, nasanay na raw ang kanyang alagang aso sa pagsakay ng motor. Mahigit sa isang taon na iraw itong sumasakay sa kanyang motor. May pagkakataon mang nahuhulog ito, ngunit bumabalik uli ito sa pagsakay. Pag-aamok ng napatay na dating OFW sa San Pascual, Batangas dahil umano sa depresyon, ayon sa otoridad. Narito ang report ni Andrew Bernardo ng GMA Regional TV, Balitang Southern Tagalog. Nakaburol na ang mga labi ni Simeon Rosales sa Barangay Resplandor, San Pascual, Batangas. Si Rosales, ang 62 anyos na dating OFW na nakapatay sa sarili nitong pinsan. Nakalaunay napatay rin ng mga pulis sa sarili nitong bahay matapos makipagpalitan ng putok noong nakaraang Webes. Aminado ang pamilya na palaisipan sa kanila ang pangyayari. Wala akong kalam-alam kung bakit nangyari. Talagang gulat na gulat. Ano ang napwento sa inyong ginawa ng inyong kapatid? Walang kwento-kwento yun eh. Tahimik yun. Ayon sa pulisya, malaki umano ang posibilidad na depresyon ang dahilan kung bakit nag-amok si Rosales.
Masasabi natin ganoon kasi yung last na nakipag-negotiate nakipag-negotiate sa kanya ay ang kanyang obserbasyon ay wala na ho doon sa wisyo yung kanyang mga sagot. Minabuti ng GMA Regional TV balitang Saudo and Tagalog. Nakapanayamin ang eksperto sa mental health. Ang depression kasi it's a mood disorder, no, that involves yung persistent or tuloy-tuloy na feelings of sadness, hopelessness, loss of interest. Maaaring nagkakaroon din sila ng mga mood swings, hirap sa pagtulog, no? Yung appetite nagbabago din. Dagdag pa ng eksperto. Puro makikita din natin yung parang yung oversensitivity, yung and irritability, anything na mga biglang pagbabago sa behavior, no? So those na mga sabi nga natin, itong mga ganito ay maganda na pag may awareness tayo, kahit pa paano, pwedeng ikonsulta na natin. Payo naman ito sa pamilya ni Rosales na makipag-ugnayan sa DSWD at sumailalim sa therapy para malampasan ang tromang pinagdaanan sa pagkawala ng mahal sa buhay. Ako si Andrew Bernardo para sa GMA Regional TV. Ito ang inyong Regional TV News. Ito ang inyong Regional TV News. Matagumpay ang isa na namang edisyon ng GMA Masterclass Series sa Dumaguete City sa probinsya ng Negros Oriental. Narito ang report ni Nico Sereno. Maliban sa face-to-face o on-site na dinaluhan ng limitadong bilang ng mga estudyante sa Luz Auditorium sa Siliman University kaninang umaga para masunod ang itinakdang safety and health protocols, marami rin ang nakilahok virtually. Aims to provide an opportunity for students all over the Philippines to become part of relevant discussions on local and national issues and get valuable insights from a panel of experts. Sa ikatlong leg ng Masterclass Series, anim na speakers ang nagbahagi ng kani-kanilang mga karanasan bilang mga kapuso, sabay ang pagbabahagi ng tips kaugnay sa career, hanap buhay at iba pa. Kabilang din dito ang kampanya sa responsableng paggamit ng social media na mahalaga sa darating na eleksyon kung saan advokasya ng GMA ang dapat totoo. Algorithm kasi ang system ng Asia sa bawat social media account natin. So, nagaan siya, bibigyan siya ng recommendation sa'yo. Sabi nga sa isang nabasa kong article na yung generation daw natin ay generation of recommendation. Make informed choice. Nagsisimula ang change, meron kayong magagawa, may power kayo, at simulan yun sa pagboto. Samantala, ikinwento ni Rafi Tima, anchor at senior news producer ng Kapuso Network, ang kakaibang mga ginawa sa trabaho at mga panganib na kasama nito. So the atmosphere I was in played a crucial role to my success. At yun din sanang tandaan natin going into the 2022 elections. With our vote, we are going to create the atmosphere in which we are going to live for the next 6 years. I'm glad nga mauni among mantra diri sa GMA Regional TV to bring relevant local news and information which matters a lot sa among society. And at all times, we maintain balanced news presentation. One way to do this, of course, is to remain apolitical. Walay gidapigan. Sina celebrity chef and entrepreneur Jose Sarasola at beauty queen actress Rabia Mateo nagbigay payo kaugnay sa pagpaunlad sa personalidad at dedikasyon sa ginagawa sa gitna ng mga hamon na hinaharap. No matter what the circumstances are, no matter anong sinasabi ng ibang tao tungkol sa'yo, always be positive and move on. So listen, correct yourself, and move on. Failure sa buhay, ito yung nagtuturo sa atin how to be humble, diba? It brings the humanity in us. And it's okay to be vulnerable, it's okay to be weak for a moment, pero huwag kang tatambay doon. Because there is a lot of opportunity sa buhay para pagbutihin pa. And next time, you're gonna be better, trust me. Umaasa naman si GMA First Vice President and Head sa Regional TV and Synergy,
Oliver Victor Amoroso na nakatulong ang GMA Masterclass Series sa mga lumahok na estudyante para magsilbing inspirasyon sa mga gagawing desisyon sa buhay. As you embark on new journeys in your life, which is the theme of this leg, you will continuously encounter challenges that could easily make you lose sight of what matters. Thus, this morning, we are fortunate to be witnesses to six different journeys, six lives, six realities, all aiming the same thing, to live in a reality filled with hope, unity, and peace. Ako si Nico Sereno para sa GMA Regional TV. Isang 34 anyos na babae sa Bao, Camarines Sur na ilang ulit nang nagnakaw ng sigarilyo sa isang mini grocery na kuhanan ng video. Si Jessie Cruzat ng GMA Regional TV Balitang Bicolandia para sa detalye. Sa kabila ng kaliwat ka ng CCTV camera sa loob ng tindahang ito sa Bao, Camarines Sur, nagawa pa rin magnakaw ng isang babae kung saan hindi lamang isang beses kundi lima. Ayon sa may-ari ng tindahan, regular na bumibili ng bigas ang 34 anyos na suspect at minsan na niya itong nahuli na nagnakaw ng sigarilyo, ngunit hindi na nagreklamo sa mga otoridad dahil walang ebidensya. Hanggang sa naulit pa ito, kaya nagpa siya ng may-ari na mag-video ng patago gamit ang kanyang cellphone. Doon na naaktuhan ang muli nitong pagnanakaw ng apat na kahan ng sigarilyo. Hindi pa dito natapos ang insidente dahil muli na naman itong naulit, kung kaya agad na niya itong in-report sa mga otoridad. Pero hindi talaga siya umamin nung inano namin. Tapos sinurse ko yung mga gamit niya. Hindi ko po nakuha yung sigarilyo, di ko nakita. Yun pala, tinago niya. Tapos nung nagkahulihan na, nakita niya na yung mukha niya doon sa video. Hindi na siya nakapag-deny. Nireklamo na yon last week yung complainant din na talagang parating nawawalan sila ng mga kwa doon sa tindahan nila. And yung modus niya, habang bibili ng isang kilo ng bigas, habang na nilalagay yung bigas doon sa plastic, doon din niya take advantage na magnakaw ng mga gusto niyang item na kunin doon. Depensa ng suspect dahil sa labis na kahirapan kung kaya nagawa niya ang pagnanakaw. Napag-alaman pa na plano ng suspect na ibenta ang mga ninakaw na sigarilyo. Kasalukuyang nasa kustudiya na ng Bao MPS ang naturang suspect na naharap sa kasong theft. Ako si Jessie Cruzat para sa GMA Regional TV. Isang nanghihinang kwago na na-rescue sa isang farm sa Barangay Santa Cruz, Ocampo, Camarines Sur. Habang isa namang ibon na brown booby ang na-rescue naman sa Masbate. Si Jessica Kalinog ng GMA Regional TV Balitang Bicolandia para sa detalye. Isang nanghihina na kwago ang natagpuan ng caretaker na si Pedong nang bisitahin nito ang binabantayang lupain sa Barangay Santa Cruz, Ocampo, Camarines Sur. Dahil sa nanghihina na, hindi na din ito magawang makalipad, habang nakapikit na rin ang isang mata. Iguan na pong mga katuig. Kaso dahil mo po bagat na kuya na tamanta, dahil mo po itong nagkakaning, itong normal na pagkakaning mga gamgamig din. Ayon sa Senro Iriga City, isang grass owl ang na-rescue na kwago na nasa 50 cm ang haba ng pakpak at nasa 0.550 kilos naman ang bigat nito. Wala namang sugat ang kwago, ngunit dahil nanghihina pa ito, kung kaya't agad na dinala sa Albay Park and Wildlife para mabigyan ng kaukulang atensyon. Samantala, isang ibon naman na brown booby ang na-rescue ng ilang mangingisda sa Barangay Kalumpang, Milagros, Masbate. Natagpuan ang naturang ibon sa baybayin ng naturang barangay habang nakatali ang paa. Nasa 3 kilograms ang bigat ng ibon, habang nasa 4.9 feet ang wide span ng pakpak at 2 feet naman ang haba. Nasa mabuting kalagayan naman ang ibon, kung kaya agad ding pinakawalan ng mga otoridad. Ako si Jessica Kalinog para sa GMA Regional TV. Kakulangan ng supply ng bangus fingerlings naranasan sa Dagupan City. Ang detalye sa report ni Jasmine Gabriel Galban ng GMA Regional TV Balitang Amyanan. Problema ng mga bangus growers sa Pangasinan ang kukonting supply ng bangus fingerling sa Dagupan City. Si Aling Jillian, nakaraniwan ng umaangkat ng bangus fingerling sa syudad, sa binmali na ngayon kumukuha dahil sa kawalan na ng supply sa lungsod. Dagdag pasanin pa sa kagaya niyang bangus grower, ang apat na pisong taas sa presyo ng similya ng bangus. Hindi kagaya noon talaga na mura, ngayon mahal. Ang malamig na panahon ang pangunahing dahilan kung bakit apektado ang supply at presyo ng similya o fingerlings. Nagsisimula umano ang pagbaba sa produksyon ng similya sa Oktubre na umaabot pa hanggang Marso. Karaniwang Abril hanggang Setyembre lang mataas ang produksyon, pero giit ng BFAR. Since
tayo talaga ang kumakain ng bangus, kailangan i-improve natin yung sistema ng pagpapasimilya ng bangus sa Pilipinas. Ang kailangan lang naman ay heater, may technology naman. Dahil sa kakulangan ng supply ng bangus fingerlings, inaasahang maapektuhan ang supply at presyo ng bangus sa mga susunod na linggo. Ako si Jasmine Gabriel Galban para sa GMA Regional TV. Ito ang inyong Regional TV News. Batang si Kulot na nanundo sa amang nakikipang-inuman, kinagigiliwan sa social media. Kilalanin siya sa report ni Ilona Manalo ng GMA Regional TV, Balitang Southern Tagalog. Kinagigiliwan ngayon sa social media ang 6 taong gulang na si Princess Catherine Caponpon o mas kilala bilang Kulot dahil sa nag-viral na itong video na pagsundo sa kanyang ama habang nasa inuman, kung saan maririnig na tila pinagagalitan nito ang ama habang nakikipag-inuman. Umabot na sa 484,000 reactions, mahigit 121 shares at umabot na sa 14.6 million views ang video ni Kulot. Ayan yan. Baka rin mailagap pakusapuit mo pag hindi ka umuwi. Ay tatapang naman. Mamumulot lamang daw sila ng mani sa lipa noong araw na iyon nang biglang inaya ng kanyang tiyuhin ang kanyang ama sa inuman. Pagod na po kasi kami. Hindi natulong at puti pa siya nagbabarik lang. Kami huwi naghihimay lang down. Kami nilamon na ng kuya may ang daddy tagay ng tagay. Kami hahaponin rin eh. Saan na kayo pupunta pa? Di kayo uuwi na mamaya? Alam nga, hindi tayo matulog. Tayo makikisip pa rin eh. Ayon kay Kulot, kinakailangan na niyang sunduin ng kanyang ama dahil uuwi pa sila sa kanilang bahay sa Taysan, Batangas at para hindi na rin daw magalit ang kanyang ina. Siya, Dade, uuwi ka na mamaya ha? Oo, basta taray ba? Dade, tara na, mag-ingat-ingat ka. Ano daw talaga? Kung hindi ka uuwi, ihanda mo buwit mo. Pag-uwi mo. Mas pa. Sige, tuubusin na aray, wala na. Kasalukuyang grade 1 pupil si Kulot sa Taysan Elementary School. Aliw naman ang mga magulang ni Kulot dahil sa pagiging bibo ng kanilang anak at sa paraan ng pagsasalita nito. Bukod naman sa pagiging vlogger, pangarap din ni Kulot na maging isang makeup artist. Ako si Ilona Manalo para sa GMA Regional TV. Patuloy ang pagtaas ng tourist arrivals sa isla ng Boracay. Sa datos ng Malay Tourism Office, umabot na sa 57,378 ang local tourist arrivals sa isla ngayong buwan at karamihan dito ay mula sa NCR Plus areas. Simula nang buksan ang Boracay nitong Pebrero sa foreign tourist ay umabot naman sa 264 na ang mga turista mula sa labas ng bansa ang bumisita sa Boracay. Matatandaang hindi na kailangang magpresenta ng negative RT-PCR test result ang mga fully vaccinated local at foreign tourists. Una nang ipinahayag ng Malay LGU na malaki ang kontribusyon ng foreign tourists sa ekonomiya ng isla kaya sa patuloy na pagdami ng mga pumupunta sa Boracay. Inaasahan ng LGU na tuluyan ng makabangon ang turismo at ekonomiya ng Boracay. Kinumpirman ng Baguio Floral Festival Incorporated o BFFI ang selebrasyon ng Panagbenga Festival ngayong taon. Suportado rin ito ng lokal na pamahalaan ng lungsod ng Baguio. Mag-uumpisa ang aktibidad sa March 6 at magtatapos sa March 27. 2 taon ding hindi na ipagdiwang ang Baguio Floral Festival dahil sa epekto ng pandemya. Paglilinaw rin ng BFFI na wala munang crowd drawing events ngayong taon bilang pagsunod rin sa IATF protocols. Definitely, wala tayong opening day parade, wala tayong street dancing competition and parade, and wala rin tayong float parade. Agad na rumisponde ang mga otoridad sa simbahan ng St. John the Baptist Parish sa Kamalig, Albay. Ito'y matapos masunog ang imahin ng St. Clair na nakapwesto sa harapan mismo ng simbahan. Gawa kasi ang imahin sa plastic fiber kung kaya't mabilis itong nasunog ng aksidenteng madikitan ng kandila. Pasalamat naman ang mga otoridad na mabilis na naagapan ang insidente ng mga tauhan ng BFP at hindi na kumalat pa ang apoy. Ang naturang simbahan kasi ang isa sa mga idiniklara ng National Historical Commission of the Philippines bilang important cultural property ng National Museum.
hindi maitatanggi ang angking talento ng mga Pinoy pagdating sa pag-awit. Katulad na lang ng binansagang singing babysitter na nag-viral sa social media. Alamin kung sino siya. Narito ang detalye. Sa halip ng lullaby ang inaawit, Todo Birit sa kanta ni Celine Dion na It's All Coming Back to Me Now, ang dalagang ito para makatulog ang kanyang binabantayang pamangkin. Baby, 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 when you touch me like this? Ang binabansagang singing babysitter, matapos mag-viral ang kanyang video, ay si Mina Atab, 25 taong gulang na residente ng lungsod ng Dipolog sa Zamboanga del Norte. Nag-aaral pa siya sa kursong hospitality management at para masuportahan ang sarili. Nagsa-sideline siya bilang isang band vocalist. Actually, the story of that video is naragid siya sa ako ang draft. Wala yun tatun ako siya, i-delete na yun tatun ako siya, kaya basin ba mabash ka di adto, kaya murag magod siya, murag na siya way nga murag siya gitan ako ang bata, which is not kay basin ba ma-misinterpret nila. Ganun pa man, naisipan niyang i-upload pa rin ang video at hindi siya makapaniwala na sa unang araw pa lang, mahigit sa kalahating milyon na ang nakapag-view nito. Ang isa sa mga pumuri sa kanyang talento ay ang international influencer na si Bretman Rock. Ako si Luan Merondina para sa GMA Regional TV. Mapapanood niyo po ang episode na ito at iba pang pinakahuling balita sa iba't ibang rehiyon at probinsya ng Pilipinas sa official website ng GMA Regional TV, www.gmaregionaltv.com. Pwede rin kayong bumisita sa aming official YouTube channel, ang GMA Regional TV, at i-click ang subscribe button para sa pinakamainit na balita mula sa mga rehiyon, dahil ang GMA Regional TV, local news matters. At yan ang mga pinakamalaki at pinakahuling mga balita sa iba't ibang rehiyon at probinsya ng Pilipinas. Kami, ang GMA Regional TV News, maninilbihan ng buong puso para sa Pilipino.